Magandang araw mga boss. Welcome po ulit sa akin channel. No? So bago tayo magsimula, shoutout po muna tayo. Shoutout kay Boss Jeremy Carlo Galang at kay Boss MJ Sidayon ng Pasig. So shoutout sa inyo mga boss. No? So ang video natin ngayong araw is Raider 150 carb type preloaded. No? So ang problema daw ni boss dun sa motor niya, hindi daw umakit yung langis dun sa may cylinder head. So yun yung i-check natin ngayon mga boss. So yan yung motor mga boss, no, 10,000 kilometers odo, no. So ang problema ni boss diyan, hindi umaakyat yung langis doon sa cylinder head. So napabuksan na daw yung clutch cover diyan at na-check na yung oil pump niya is stock up, no. So napalitan na daw yon ng bago. Yun nga lang, kahit napalitan na, hindi pa rin umaakyat yung langis doon sa cylinder head. Kaya dinala sa shop para mapa-check. So after na ma-check ni Boss Ryan, no, may tumulo naman langis doon sa may cylinder head, no. So ibig sabihin umakyat yung langis niya. So ang kwento ni Boss, nung nag-change oil nga daw sila, hindi na daw umakyat yun dahil nga binuksan din nila yung tornilyo doon sa may cylinder head. So ang sabi nila, after nila mag-change oil, hindi na umakyat yung langis. Tapos ang ginawa na lang, since conflict sa schedule namin, yung motor na tenga ng 2 weeks yan, no? So hindi siya umandar ng 2 weeks. Tapos dinala dito sa shop, tinulak lang. So since may problema si boss dun sa motor niya, no? Sabi na lang ni boss Ryan is double check na lang ulit, no? So bubuksan na lang yung clutch cover para makita kung ano yung problema dun. So nung binuksan yung clutch cover mga boss, no, ang napansin lang ni boss Ryan na hindi sabay napalitan yung gear mga boss, no. So remind ko lang, kapag ka magpapalit kayo ng oil pump gear, dapat laging sabay mga boss, no. Kasi kung isa lang ang papalitan nyo dyan, masisira lang din yung isa kasi magkakaroon siya ng parang kanal mga boss, no. So kung ano yung bago, sisirain lang nung luma. Dahil wala naman nakitang problema, no, isinara na lang ulit ni boss Ryan yung clutch cover, no. Tapos umalis na sila boss. After ng ilang minuto, bumalik nga sila dahil nga daw parang umulit ulit, no. So parang wala pa rin umakyat na langis dun sa cylinder head, no. So nung binuksan ni boss Ryan, ganun nga, wala nga siyang tumulo ulit. So ang ginawa, binuksan ulit yung clutch cover. Tinestingan namin ng pump at ng nung gear. Kaso wala pa rin tumulo. So hinanginan na rin ni boss yung bypass. Kaso wala pa rin tumulong langis, no. So dahil wala nang tumulo, ang ginawa na lang ni boss Ryan, binuksan yung magneto cover. So nung binuksan yung magneto cover mga boss, no, napansin ni boss Ryan na puno ng buhangin yung makina, no. So nung binuksan ni boss Ryan yung clutch cover, wala nang nakitang buhangin doon kasi nga bago pa dinala dito sa shop yung motor, nabuksan na nila yon, no. So ibig sabihin nalinis na nila. So wala ka nang nakitang buhangin, kaya hindi mo paghihinalaan na nagkaroon siya ng buhangin sa makina, no. So kaya lang naman binuksan ni boss Ryan yon dahil nga nakailang bukas na dun sa clutch at wala naman nakikita na problema. So ibig sabihin, dahil walang problema dun, dito na siya nagbukas sa kabila para at least makita yun nga kung may mga bara. So since may nakitang buhangin dyan mga boss, no, posible yan yung naging cause kung bakit nasira yung oil pump ni boss, no. Yan din yung dahilan kung bakit hindi umaakyat yung langis dun sa cylinder head kasi nga bumabara yan mga boss. So posible yan nangyari dyan, no, nag-change oil ng motor sila boss at pinaandar nila, walang tumulong langis dun kasi nga posibleng may bara. Ngayon itinenga nila ng 2 weeks,
tapos tinulak dito sa shop, ibig sabihin yung langis hindi nagalaw, yung buhangin nasa baba lang. So kaya nung unang pinaandar ni Boss Ryan, dahil yun yung unang time na umandar siya, posibleng hindi pa humalo yung buhangin dun sa langis, kaya may tumulo pa dun sa may cylinder head. Yun nga lang, nung ginamit na yung motor, umikot na yung langis, sumabay na rin yung buhangin, kaya hindi na umakyat yung langis, no? So nagkaroon na siya ng bara. So since may buhangin doon sa makina ng motor ni Boss, no, ang kailangan gawin dyan is dapat ma-overhaul, no? So paghihiwalay yung makina, paghihiwalay yung mga pyesa, hahanginan, lilinisin para matanggal yung mga bara-bara, mga Boss, no? Yun nga lang, medyo magastos yan. Ingat na lang, mga Boss, no, dun sa mga paparadahan nyo, kasi yung buhangin na yan hindi naman mapupunta yan dyan kung hindi yan sasadyain, so posible sinadya yan, no. Para dun sa mga gusto magpa-check ng motor nila, pwede nyo kaming bisitahin sa number 218 Dr. Pilapili Street, San Miguel, Pasig City. Open kami Monday hanggang Saturday, 9 a.m. hanggang 4 p.m. Mas okay din kung mag-chat muna kayo bago kayo pumunta, kasi minsan meron kami major work, hindi kami tumatanggap ng walk-in. Kung nagustuhan nyo yung video natin ngayong araw, paki-like, share, and subscribe. Paki-hit nyo na rin yung notification bell para updated kayo sa mga bagong video ang i-upload ko. Salamat, mga Boss!